Nag-update ko kayo sa nabili nating shack 4 months ago. Kasi nakabili tayo ng bagong shack eh. So, ipapakita ko na lang sa inyo itong CNC shack kung kamusta yung performance niya after 4 months. So, nabili natin to August 17, 2023. Ito, manipis yung spring niya. Pasensya na kayo, medyo madami ah. Saka medyo maingay dito tayo sa tabi ng kalsada. After 4 months, bumabangga siya dito sa may ano natin. Ito sa may tire hugger. So, kumakaska siya rito. So, manipis yung spring niya. Saka malambot. Kesa sobrang lambot niya, ito. Sumasabit siya dito sa part na to ng shock. So, yung performance niya, yung bounce niya, medyo matigas. Matigas yung bounce eh. So, ramdam mo yung tigas niya sa likod. Ang size nga pala nito, no? 320mm. Ang stock natin, 318mm. Konti lang yung diferensya. So, kaya ito yung binili kong, ano, binili kong pamalit. Gusto ko yung size eh. Ewan na medyo mababa. So, yung nabili nating bagong shock ngayon. So, nakabili tayo ng Motaro. So, yun ang ipapalit natin. I-unbox natin yon sa next vlog natin. Tapos, papakita ko sa inyo yung performance niya. Yung nabili natin, meron yung baso. So, dito sa taas. Nabili natin yon 800 eh. Kasi may mga voucher pa tayo. So, yung overall performance niya, dahil mura lang naman to, 400 plus ko lang ito nabili. So, okay naman, goods naman, na napamalit dun sa stock natin na tumagas. So, ito matagal na ko nang nagamit, 4 months na. Ito kasi budget mill lang to. So, yung performance niya, budget mill din. Huwag na tayo mag-expect ng magandang performance dito sa CNC shock na to. Pero maganda siya, pamalit lang. Kung namamahalan kayo sa mga dibasong shock, YSS or ano. So, dito na lang tayo, nag-deliver lang naman kayo. Pero kung hindi ko advisable to kung nagpa-passenger kayo, mag-aangkas kayo ng taon. Tingin ko madali itong masira eh. Dahil nga malambot yung spring niya. Pag mag-aangkas siguro kayo, maganda rin naman siguro yung bounce. Kaya lang, so budget mill nga to. Madali siyang siguro masira. Tumagas yung oil niya. So overall naman performance niya sa pagde-deliver natin, goods naman to sa akin. Pero dahil nga may plano tayo magbagyo, kapalitan kong shock na to. Yung shock na papalit natin, syempre yung medyo quality na, yung Motaro. So titingnan natin yung performance na. So mabilis ang vlog lang to. Para ipakita ko sa inyo yung kung kamusta tong CNC shock na to after 4 months. So dahil baka masira din tong tire hugger natin, no? Kinakaskas niya, no? Kinakain niya, no? Gumagalaw to eh pagka ma-under kayo. Mahalog-alog to. KYB talaga yung unang shock ko. Nabot siya 9 months. So maganda rin yon, kasi 9 months mabibigat yung kinakarga ko yung time na yun eh. Inaabot ng mga 50 kilos, 45 kilos, mga ganong kilo yung nakakarga natin dito sa motor natin. Nung KYB pa yung ano natin. Ang spring naman nun, pinagkaiba nun dito. Manipis to, yun makapalang spring. So maganda yung bounce niya. Kahit may angkas ka o wala, maganda yung bounce niya. Pero ang ano naman yun, mataas din. 318mm ang size nun eh. So same na same sa stock yun eh. Stock na shock natin ng Mio Gravis. So yung shock natin, no, pagka... Teka lang, ingay ah. So based sa experience ko lang ah, hindi maganda yung bounce niya. Medyo matigas pa rin. Pero dapat kasi lalambot na yun eh. Dahil 4 months ko naman na siya nagagamit. So sa mga next vlog natin, sa sunod na vlog natin, yung nabili nating bagong shock na Motaro. Yun ang papalit ko eh. Bago kami magbagyo. Adjustable yun eh. Sa dibaso. Kasi may mga napanood din naman tayong vlog about sa Motaro na yun. So kasi itong shock na to, pinitsatsagaan ko lang eh. Dahil kailangan ko lang talagang palitan yung luma, yung KYB, kasi may tagas na. So hanggang dito na lang muna siguro itong vlog natin, dito sa shock natin. So sunod ng vlog, papakita ko sa inyo yung bago natin yung ipapalit ng shock. Yun, ride safe always, thank you!